Magandang araw and shalom sa bawat isa sa ating mga New Testament survey students sa Pilipinas, sa dako ng Palawan, sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Manila, and most of all, shalom sa ating mga students dito sa dako ng Israel. So may the Lord be glorified once again sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral ng New Testament survey. And this time, tuloy po natin ang ating pag-aaral, and it's all about the continuation of the Jews' world, and we will study about the people that lives during the time of the Lord Jesus Christ here in the land of Israel. So ano ba yung uri ng mga tao na naninirahan noon dito sa lugar ng Israel noong kapanahon ng Panginoong Kristo? By the way, during the time of the Lord Jesus Christ, hindi pa ito pinapangalanan na Palestine. Kailan ito tinawag na Palestine ng mga Romans? 132 CE. Kailan namatay ang Panginoong Kristo? 30 CE. So, 102 years pa from the death of the Lord Jesus Christ, saka tinawag na Palestine ang lugar na ito. 102 years, don't forget that. Baka lumabas sa inyong quiz. So, inom lang tayo muna ng tubig bago natin ituloy itong ating inaaral. Okay, balik tayo. Let's continue our study, and this time it's about the people of Israel at the time of Jesus. Ano-ano ba yung tawag sa mga taong naninirahan dito? Kasi maraming mga particular groups of people na na-mention during the New Testament period in the time of the Lord Jesus Christ, at kikilalanin natin sila. Sabi nga natin dyan, ano, during the lifetime of Jesus, the population of Israel was incredibly diverse. So take note, the word diverse, that means magkakaiba-iba. Not everyone in Israel was Jewish or Jew. And we have some references in Matthew chapter 15, verse 21 to 28. And then Luke chapter 3, verse 14, and John chapter 4, verse 5 to 9. Let's check these passages. Luke chapter 3 and 14. And the soldiers likewise of him, saying, "And what shall we do?" And he said unto them, "Do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages." And then John chapter 4, and then verse 5 to 9. "Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near the parcel of ground that Joseph gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the sixth hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. And said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans." So nakita ninyo, may makita tayo ditong ibang lahi. Si Jesus, ibang lahi. Itong babae, ibang lahi din. Ito namang sa Luke 3:14, sabi rin, "And the soldiers," so take note, ang soldiers, primarily, it refers to the Roman soldiers. So kaya sabi natin, diverse ang mga tao nandito sa Israel. Hanggang naman sa panahon natin yun, diverse ang mga tao dito. Nandito nga tayo mga Pilipino sa Israel, ibang lahi tayo. Ngayon, makita mo rito, lahat na halos ng lahi nandito sa Israel. Lahat na ng lahi sa iba't ibang lugar ng Africa nandito. Ghana, Eritrea, African, Eritrean. So, ang dami, ano? Dito may mga Sephardic, may Russian, may Filipino, Indians, Nepal, Thailander. So, napakarami dito mga kapatid. Talagang mula noon, hanggang ngayon, diverse ang mga tao sa lupang ito. Ayan, linawin natin. Ano bang mga tao ang existing here in the land of Israel noong New Testament time, especially during the time of the Lord Jesus Christ? So number one, we can see here in the New Testament, the group of people known as Pharisee. Pariseo. The Pharisees were an influential religious sect within Judaism in the time of Jesus Christ and the early church. They were known for their emphasis on personal godliness. Yan ang mga Pariseo.
No wonder their name in Hebrew means separated. Ang mga Pariseo. Very famous yan sila sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Lagi silang na-encounter ng Panginoong Jesucristo. Sobrang religious fanatic itong mga Pharisees. So take note, they are influential religious sect nung mga panahon na yan sa New Testament or in the Bible time. Okay? Ang ibig sabihin lang, separated. So kaya talagang separatist sila. Hindi sila nakikipag-mingle sa hindi nila ka-religion. No wonder, dyan natin makikita yung dahilan kung bakit hindi man lang nila tinulungan yung lalaki na tinambang na matulisan sa parable na shinare ng Panginoong Kristo about the Good Samaritan. Masyado silang hiwalay sa ibang tao. Sila-sila lang. Pharisees were noted for emphasizing faithfulness to Torah. Faithfulness to Torah or in the law of Moses or in the Pentateuch. And not only that, including the study of scripture and obedience to God's demands. So yan sila, kapag sinabi natin scripture, so hindi lang yan tumutukoy doon sa five books of Moses, kasama dyan yung books of the prophets or yung writings ng mga prophets, which is called scripture. And obedience to God's demands. So they were the Jews who founded synagogues. They were the Jews who founded a synagogue throughout the land and encouraged every Jewish person to participate in prayer, study, and regular worship. So sabi ko nga sa inyo kanina, no, sa panahon ng Persian, doon nag-start yung mga synagogue. Yung mga Jew away from the land of Israel, sila naging pasimuno niyan. And then sa panahon naman ng Hasmoneans, dito yung mga Jew sa panahon ng Hasmonean Empire or Dynasty ay nakilala naman ito, nag-emerge ito mga Pharisees and Sadducees. And dito sa land of Israel, sila ang mga naging pasimuno sa pagtatag ng mga synagogue. And then, anong kanilang ginawa? They encourage every Jewish person to participate in prayer, study, and regular worship. So kaya kapag ka-Shabbat, alam na this, ang punta ay sa templo. Manunotice natin sa panahon na yan, ano, dito mga Sadducees and Pharisees, na binibigyan na talaga nila ng emphasis ang Torah. Kasi nga, nung sila'y napunta sa exile, malayo na sila dito sa Jerusalem, wasak na rin ang kanilang temple, wala nang dahilan para maganap nila yung mga religious sacrifices na normally na ginagawa nila sa temple, which is yung pag-offer ng mga sacrifices. So kaya ang nangyari, naging focus nila ang Torah, ang prayer, and kaya nung panahon na mamuno ito mga religious leaders nito, mga Pharisees and Sadducees, na carry on nila itong pagbabago sa way of worship nila from consistent making of offerings and sacrifices in the temple, in the altar, ay ito na ngayon yung naging substitute, kumbaga. In many gospel stories, they are the opponents of Jesus. And often, they are portrayed as narrow-minded legalists or even as hypocrites who don't follow their own teaching. So, basahin natin Matthew chapter 23. Yea, blind guides, which train at a gnat and swallow a camel. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. The blind Pharisee cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Verse 23 pala, nakalimutan kong basahin. Nalagpasan ko sa 24 ako nag-start. Sabi dito sa 23, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the whiter matter of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ye blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel. So, ayan, makikita natin ano, na talagang tinawag sila ng Panginoon sa Kristo na hypocrites, blind guides. Sila yung uri ng mga tao na
they are cleaning the outside, but inside ay marumi o hindi na linilinis. So, kaya, kumbaga, yung salitang hypocrite, mapagpaimbabaw. Yung outward appearance nila, masasabi mong napaka-banal nila. Makita mo na according to the law ang kanilang ginagawa. But deep inside of them, especially their heart, ay malayo talaga sa Panginoong Diyos. Or their heart is not right with God, sa madaling salita nga. So yan yung mga Pharisees. Kaya galit na galit sila nung sila tinawag ng Panginoong Kristo ng mga hypocrites. So because they know at the back of their mind, they know na talagang totoo ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Marami sa kanila nagbabanal-banalan lang, pero sa katotohanan, hindi talaga sila banal. Hindi nila sinusunod talaga kung ano yung turuan ng Panginoong Kristo ng Diyos. Kasi meron nga tayong kasabihan, kung hindi naman totoo ang sinasabi, bakit ka magagalit? Di ba? So kaya ka nagagalit kasi totoo ang sinasabi sa iyo at gusto mo na pagtakpan yung katotohanan sa paraan na nagagalit ka. Okay, next na grupo ng tao na nag-exist dito sa Israel ng panahon ng Panginoon sa Kristo, yung tinatawag na the Sadducees probably were the most powerful Jewish group of the day. Take note, sila ang pinakamakapangyarihan na religious group of Jewish nung panahon na yun, hindi ang mga Pharisee. Kasi ang mga Pharisees, alam ninyo, ano yan sila, parang sila yung mga pangmasa. Ito namang mga Sadducees, ito sila yung mga pang malakasan, mga elitista. They figure less prominently in our gospel stories because they appear to have been centered in Jerusalem and Jesus spends most of his time in Galilee. So Mark chapter 12 verse 18 to 23. Then come unto him the Sadducees which say there is no resurrection. And they ask him saying, Master Moses wrote unto us, if a man's brother die and leave his wife behind him and leave no children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. Now there were seven brethren, and the first took a wife and dying left no seed or child, and the second took her and died, neither left he any seed, and the third likewise, and the seven had her and left no seed. Last of all, the woman died also. In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the seven had her to wife. So grabe ang tanong nitong mga Sadducees. Malupit. Itong mga Sadducees na ito, veterans ito sa law ni Moses. Kaya yung tanong nila, related yun sa kulturang meron sila. Kasi sa Israel, meron silang customs na kapag na byuda ang isang babae na hindi siya nabigyan ng anak, dapat yung kapatid o yung pinakamalapit na kamag-anak maging asawa niya para mai-continue ang lahi ng namayapa niyang ama. So kaya yung tanong nila. Pero sinagot din siya ng Panginoong Kristo. So ngayon, bakit less ang encounter ng Panginoong Kristo with the Sadducees? Kasi sila, ang center nila nasa Jerusalem. Kasi nga, yan yung pinaka-center ng worship. And since sila yung mga prominent kaysa sa mga Pharisees, so mas less yung encounter na meron sila sa Panginoong Kristo. And kaya less ang encounter nila sa Panginoong Kristo, not only they were centered in Jerusalem, but because the Lord Jesus Christ, according to the study, around 70% ng kanyang ministry was spent in the region of Galilee. So, na-highlight na lang naman ang ministry ng Panginoong Kristo nung siya ay pumunta na dito, malapit na doon sa kanyang arrest, yung fulfillment ng prophecy sa pag-aresto sa kanya at hanggang sa kanyang kamatayan. But majority of his ministries was done in the region of Galilee. So, kaya hindi niya masyadong na-encounter itong mga Sadducees na ito. Bihira lang. Now, the Sadducees sometimes historically called Sadducites or Tzedukim are thought by some to have been founded by a man named Zadok or Tzadok in the 2nd century BC. So itong si Zadok ay isa ito sa mga priest noong mga panahon na iyan. Very familiar yung pangalan niya na Zadok in the Old Testament. So siya raw ang founder, but it was not well verified. So hearsay lang yan. Another school of thought is that the word Sadducee is related to the Hebrew word Sadak,
to be righteous. So ito, mas marami nag-agree dito. Na kaya sila tinawag na Sadducees or Sadducee, it's because ang root word nito ay yung Hebrew word nila na sadak, na ang ibig sabihin niyan ay to be righteous. Kaya itong mga Sadducees, ang tawag sa kanila ay mga self-righteous. Yung mga Pharisees naman ay mga separatista. Ito naman ay mga self-righteous. Ang tingin nila, sila lang ang banal. Sila lang ang banal. And the rest ay mga makasalanan na. So ito mga Pariseo, ayaw din makipag-unite nito sa kanila. Kasi nga, mga separatista, magkaiba rin yung paniniwala nila. Nagkataon lang na nagkaroon sila ng common ground at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na pareho nilang kinamumuhian. Kasi nga, ay nawawala na sila sa limelight ngayon at ang Panginoong Jesucristo, dumarami ang mga follower, maging ang mga follower nito mga Sadducees and Pharisees ay naging mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So try to imagine sa feeding of 5,000 that included yung women and children. Eh, times mo kaagad yun sa 3, that would be around 15,000. Ay kung may dalawa pang anak, so that could be around more or less 20,000. Kung may pangalawa at pangatlong anak pa na sumusunod sa Panginoong Kristo. So sino ba naman ang matutuwa? Diba? Eh, parang magagalit ito. Mababawasan ang kanilang tinatanggap na offering ilaw na sa templo dahil ang mga tao ay sumusunod sa Panginoong Kristo. So katulad ng mga Pharisees, they are also hypocrites. So kaya paulit-ulit nating ma-encounter yan sa pag-aaral ng Gospels. Now the Sadducees were an aristocratic class connected with everything going on in the temple. Take note, in the temple in Jerusalem. Pag sinabi nating aristocratic class, ibig sabihin ay mga matataas na, na mga tao sa lipunan. They tended to be wealthy and held powerful possessions. O, tandaan nyo, wealthy and they held powerful possessions. So talagang influential ito mga Sadducees, better than the Pharisees, including that of chief priests and high priests, and they held the majority of the 70 seats of the ruling council called the Sanhedrin. Ayan. By the way, yung chief priest o yung high priest ay Sadducees, si Caiaphas and then si Annas. Yan yung mga naging chief priest dyan sa panahon ng Panginoon sa Kristo. They are from the religious group of Sadducee, not from the religious group of Pharisee. So, kasi ang Sadducees, mas mataas na class na religious group kumpara sa Pariseo. Kala ko nga noon, mas superior yung mga Pharisees, hindi pala. Superior pa lang Sadducees kaya sa kanila. Now, let's compare ang Pharisees at saka yung Sadducees. Now, Pharisees generally ay middle class. Ang Sadducees naman mainly ay upper class. So, sa usaping financial, ay ang mga Pariseo may kaya lang. Ang mga Sadduceo mayayaman. Now, power base outside Jerusalem. Ang Sadducees naman ay power base in Jerusalem. So kaya most of the time ang na-encounter ng Panginoon Kristo ay mga Pariseo like in Capernaum. Kasi merong sinagogue doon sa Capernaum. So yung mga nagbubulong-bulungan doon, nung siya ay nagpagaling, mga Pariseo iyon. Yan. Kalat itong mga Pariseo kasi nga ang kanilang power base ay sa labas ng Jerusalem. So sa mga villages, kaya maraming mga sinagogue dito sa Capernaum, sa Bethian, sa Magdala, sa Mount Arbel, sa Gamla. So talagang ang daming sinagog, kalat itong mga sinagog na ito. And then ang mga namumuno dyan sa mga sinagog ay walang iba kundi ang Pharisees. Sila makapangyarihan dyan. Pero ang mga Sadducees, nandun sila sa Jerusalem kasi ang temple na sa Jerusalem. So talagang class talaga sila. And then primarily teachers and scholars, ito mga Pharisee, or tinatawag din sila lawyer. So sa Bible, pagka na-encounter nyo yung salitang lawyer, tumutukoy yan doon sa mga scholars of the law. And then ang Sadducees primarily ay priest. Yan ang kaiba nila.
Now, Pharisees, they are theologically committed to maintaining Israel's relationship with God through obedience to the law. Take note, obedience to the law. Whereas, ang Sadducees naman, theologically committed to maintaining Israel's relationship with God through the sacrificial system. Ang mga Pharisee, sundin ang batas ni Moses. Ang mga Saduceo, ganapin ang sacrificial system, yung paghahandog sa Diyos. So saan ba ginaganap ang paghahandog? Sa templo lang naman. At hindi yan ginagawa sa mga sinagoga. So kaya hindi nakapagtaka kung bakit nakabase sa Jerusalem at sa temple at kung bakit priest itong mga Saduceo. Dahil nga dyan. And then the Pharisees accepted as scripture most of what Christians call the Old Testament. Ayan, pati yung mga writings ng mga prophets, hindi lang yung Torah ay tinatanggap ng mga Pariseo. Whereas ang mga Sadducees, they accepted only Torah o yung Tanakh o yung Pentateuch as scripture. Yun lang. No writings of the prophets. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy lang talaga tinatanggap. Numbers, Deuteronomy lang talaga ang kanilang tinatanggap bilang saligan ng kanilang mga paniniwala. And then what else? They believe in resurrection of humans to a life beyond death. Ang Sadducees naman did not believe in resurrection to a life beyond death. Yan ang kaiba nila. Kaya nga si Apostle Paul sa Book of Acts, nung siya ay dinakip, pinag-away niya, pinagsabong niya itong mga Pariseo at saka mga Saduceo. By the way, si Apostle Paul, he's a Pharisee and he studied under the foot of Gamaliel, one of the famous doctor of the law or of Tanakh. And yun nga, nung joke time din ito si Apostle Paul, pinagsabong niya itong Pariseo at saka Saduceo nung siya ay nadakip na. So, sinabi niya na siya ay naniniwala sa resurrection after death. Ay galit na galit sa kanyang Saduceo at saka Pariseo. Nung malaman naman Pariseo na naniniwala siya sa na there is life after death, ay di ngayon, kumbaga parang nag-take ng sign yung mga Pariseo sa kanya. Kaya away ngayon yung mga Saduceo at saka Pariseo. So, what else? During the New Testament time, hindi man ito banggit sa Bible, ano? Diyan yung tinatawag na essence. The essence were a Jewish mystical sect somewhat resembling the Pharisees. Di ba sinabi natin during the Roman world, ilan sa mga religious practices na nag-exist ay yung mysticism. So itong mga essence, consider silang mystic religious group. Kasi yung kanilang paniniwala at yung kanilang mga practices ay naiiba sa pangkaraniwan na religious practices or religious observances na ginagawa ng Pharisees and Sadducees, which yun yung orthodox belief ng majority o yung katanggap-tanggap na paniniwala ng karamihan. So they live lives of ritual purity and were severe separatists who live in private communities. Ang mga Pharisees, separatista din yon. Pero ito, mas matindi itong mga essence. Kaya nga dyan sa Qumran, at yan ang pinaka naging center of life nito mga essence, at dyan tinawukay yung tinatawag na Dead Sea Scrolls. So they originated about 100 years before Christ and disappeared from history after the destruction of Jerusalem in AD 70. So most likely ay nakipag-merge na rin sila sa ibang religious groups and iniwan nila ang kanilang pananampalataya kasi nga persecuted na ng mga Romans ang mga Jewish. Kung ang mga Jewish rebels nga sa Masada na mas malayo sa Jerusalem ay pinuntahan, sinadya pa ng mga Romans para pabagsakin. Mas malapit lang itong Qumran, madadaanan lang. So no wonder na maaaring persecute din itong mga essence, kaya nakipag-mingle na rin sila or maaaring personally ay tinalikuran na rin talaga nila ang kanilang sekta. No wonder wala ng remnant ng essence ngayon. Now the essence advocated strict dietary laws and other rigorous path
to holiness, including for some of their members. A commitment to celibacy. So, ayon lang mag-asawa. Parang sa ibang religious groups ngayon, ano? Hindi nag-asawa. They also practice ritual bath. So, kaya kapag pumunta kayo dyan sa Qumran, manunotice nyo doon, merong area ng ritual bath. Kasi katulad ng mga Jew, and yung mga priest ng Old Testament, isa sa requirement na itinalaga ng Diyos kanila bago sila mag-observe ng kanilang responsibility in the temple, they need to clean up themselves and even their clothes. Dapat malinis yan. Saka sila papasok ng temple. So, it's almost similar. Kinakailangan meron mo ng cleansing na ginagawa or yung purification. And then may tinatawag na sacred meals similar to the Christian sacraments of baptism and Lord's Supper. So kung sila ay nagbanis sa history noong 70 AD, so that was 40 years after the death of the Lord Jesus Christ, so maaaring they are combination of religious practice ng Pharisee and at the same time, adapted rin nila yung ilan sa mga practices ng Christians. Maaaring na-influence sila ng mga disciples ng Panginoon sa Kristo or maaaring natuto sila sa ilang mga disciples ng Panginoon sa Kristo and they adapted it. And sinasabi nga ng iba na si John the Baptist ay member ng Essence. So, we don't know. Wala naman talagang pruweba na nagkukunik kay John the Baptist na siya ay member ng Essence maliban sa siya ay nasa wilderness din. Kapag na-pasal kayo ng Qumran, makita nyo kung na mayroong mga natira doon mga ilang mahalagang kagamitan ng mga Essence na magpuprove na ito talaga yung kanilang way of life. And also, meron pa tayong tinatawag na pang-apat na uri ng grupo ng tao na nag-i-exist nung panahon ng New Testament. Tinatawag na Zealots. The Zealots were members of a first century political movement among Judean Jews who sought to overthrow the occupying Roman government. So natandaan ninyo, kanina sinabi ko, sa panahon ng Roa ng Greek Empire and then sa Seleucid, isa sa yung naging pinuno nito ay yung isa sa staff ni Alexander the Great. May mga Jewish na nag-aklas din kasi sinalaula ang kanilang temple. Yun nga, si Antiochus. Okay. Check lang natin. Mahirap nang magkamali sa pangalan. Makakalimutin pa naman ako sa pangalan. Ayan. Si tama, Antiochus the Fourth. So, sinaula ni Antiochus the Fourth temple ng Jerusalem. So, kaya may mga nag-aklas na mga Jew. So, kaya ngayon, sa panahon naman ng mga Romans, parang naulit ang kasaysayan. May mga Jew ulit na nag-aklas laban sa kanila. At ang tawag dyan ay mga Zealots. Gusto nilang ma-retrieve ang kanilang bayan from the Roman occupying empire. Now, the word zealot derives from the Greek zealots, meaning emulator or zealous. Kaya si Simon the Zealot, isa sa mga disciple ng Panginoong Kristo, sinasabi lang na member daw siya nitong zealot. rebelde daw itong si Simon. Pero sabi naman ng ibang commentator, yung pagkakadugtong ng word na zealot kay, sa pangalan ni Simon, ay pagpapakita lang na meron siyang zeal, hindi ibig sabihin nun ay rebelde siya. Okay? It is founded by Judas of Galilee and Zadok the Pharisee. So itong Zealots ay nag-start sa region of Galilee. Naging last stand nila ay ang Masada. Ang Masada. Yung binanggit ko kanina sa inyo. Now, the Zealots were radical anti-Roman Jews who advocated armed rebellion against the Roman forces when imperial cult worship was introduced. Ayan. So, parang tulad din niya talaga sa panahon ni Antiochus, ano, ng Seleucid, Greek Empire. Gusto lang i-impose yung kanilang culture and worship and tradition instead na bigyan ng freedom ang mga Jew na i-practice yung kanilang sariling pananampalataya. So kaya nga dito sa Israel, marami kayong makita dito sa mga archaeological sites ng mga gods and goddesses, mythological gods and goddesses ng
Greco-Roman Empire, no, sila Dionysius, kung sino-sino pang mga gods, kasi yun yung gusto nilang gawin. Talikuran ng mga Jew ang kanilang religious practices at embrace yung kanilang mga pagan practices. So dahil diyan, nag-aklas talaga ang mga Jew. Kumbaga, makita natin dito kung gaano sila ka-patriotic, and at the same time, makita natin gaano sila ka-faithful sa paniniwala na minana nila mula sa kanilang mga ninuno from the Old Testament. Although marami mga pinuno na mga Jew ang hindi rin talaga naging faithful sa Panginoon Diyos ng Old Testament. But thanks God, may mga ganitong mga Jew na gusto pa nilang i-observe yung kanilang sariling paniniwala. Now, when the Great Jewish Revolt began in AD 66, the Zealots successfully overtook Jerusalem, but their revolt was ultimately unsuccessful. Ayan. Kung ang Hasmonean o yung Maccabees ay naging successful, ito namang Zealots ay hindi talaga sila nagtagumpay. So kaya noong AD 70, the Romans destroyed the city of Jerusalem and the temple. Then the remnant of the Zealots then took refuge in Masada. At dyan na nila inarap ang kanilang kamatayan sa Masada. The last remnants of the Jewish rebels. So itong picture natin, ano, ito yung temple. Pag-portray nung kaganapan sa temple nung winasak ito ng mga Romans noon. And yung mga Romans, since iba yung kanilang paniniwala, wala silang pakialam dyan sa temple ng Jerusalem. Like the Babylonians, so they destroyed the temple, sinunog lang temple, at kinuha yung mga mahalagang kagamitan dyan. The Herodians, number 5, uri ng grupo ng tao na nag-exist noong panahon ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. The Herodians were a sect of Hellenistic Jews. Ibig sabihin yan ay half-blood. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga Jew ang pag-intermarriage. So kaya may mga hindi talaga pure-blooded na mga Jew who held political power, and most scholars believe that they were political party of Jews who supported King Herod Antipas. So kaya sila tinawag na Herodian. Not only they are half-blood Jews, but also they are supporting Herod Antipas, the Roman Empire's ruler over much of the land of the Jews from 4 BC to AD 39. Medyo kunti lang itong ating reference sa mga Herodians, ano, like the Sadducees, and most particularly yung kunaibat na ginawa nila. Okay, batayin natin yan mamaya sa Mark chapter 3. They were political rather than religious party. So Herodians. So from the word Herod, si Herod naman ay hindi religious ang kanyang focus, kundi politics, yung kanyang power. So that's why kapag Herodian ka, you are not more into religious aspect, but in politics. They only appear twice in the course of Jesus' ministry, once in Galilee and a second time in Jerusalem. They are mentioned as collaborating with Pharisees to trip up Jesus politically and to establish grounds for having him banished or destroyed. Naging ka-tandem sila ng mga Pharisee. Saan yan? Okay, Mark chapter 3, verse 6. Sabi dito, and the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him or the Lord Jesus Christ. So itong mga Pharisees, they are more on religious aspect. So dahil affected sila sa popularity ng Panginoong Jesucristo, so they want Christ to be destroyed. Ngayon, kinakailangan nila ng tulong. Since Christ is becoming a famous public figure, so kailangan nila ng something political na makakatulong sa kanila. At yan ay walang iba kundi ang mga Herodians. Kasi nung panahon na yun, ang namumuno ay si Herod Antipas, anak ni King Herod the Great. Nagpatulong sila. And then not only that, in chapter 12 verse 3, manunotice natin ulit yung pangalawang pagkakataon, ano, ng encounter ng mga Herodians sa Panginoon Jesucristo. Mark 12:13, sabi rito, and they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. So talagang gusto nilang matrap ang Panginoon Jesucristo. And they, when they were come, they said to him, Master, we know that thou art true and carest for no man. Buti naman, alam nila. For thou regardest not the person of men,
but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Shall we give or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, why tempt ye me? Bring me a penny that I may see it. And they brought it and said unto them, whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Wala silang magawa. Talagang Christ is all-knowing. Kaya kahit na anong talino nila, wala silang magawa. At dito manunotice din ninyo, ano, kung bakit ito yung naging question nila about taxes. Kasi paying a tax, it's related in a political life of Rome. So no wonder ang mga Herodians, since they are more on a political groups, not a religious one, kaya ito yung kanilang naging katanungan. So ito pa, the Samaritans. Ayan, ito ang sa pictures natin, ano? Ito yung mga Samaritans. And ito yung kanilang tura kapag ka panon ng Yom Kippur. So inoobserve pa rin nila yung tradition ng sa sacrifice ng lamb sa Panginoong Diyos para sa kanilang mga kasalanan. At yan ay ginagawa nila sa Mount Gerizim. So Samaritans, in 721 BC, balik na naman tayo sa Old Testament, nung sinakop ng Assyrians ang Northern Kingdom, many of the people of Israel or yung 10 tribes were led off to Assyria as captives. But some remained in the land and intermarried with foreigners planted there by the Assyrians. So, pag binasa nyo itong 2 Kings chapter 17, verse 24, and yung Ezra chapter 4, verse 2-11, ang mga Assyrians merong dinalang mga lahi para manirahan or occupy ang land territory ng Northern Kingdom. So, ngayon, sabi sa kasaysayan, ang mga remnants ng 10 tribes na natira dito, na hindi nadala doon sa Assyria, nakipag-intermarry daw sila dito sa mga taong nagmula pa ng Assyria. And dyan, nabuo ang Samaritans. Kaya ang tawag sa mga Samaritans ay half Jewish lang, half Gentile. Kasi walang doon to yung mga Assyrians. Yung punot dulo kung bakit mayroong Samaritan. Half-breed ng Jew, half-breed ng Gentile, basically from Syria and the Northern Kingdom of Israel. The Samaritans occupied the country formerly belonging to the tribe of Ephraim and the tribe of Manasseh. The capital of the country was Samaria, formerly a large and splendid city. So ito, para kang nasa Europe lang. So mayroong mga ganitong views sa Samaria. Basically sa Shechem, kapag kapanahon ng winter, makita mo na greeny yung mga kabundukan dyan. So yan yung area na iyan ay land inheritance ng tribe ni Ephraim at saka nung half-tribe ni Manasseh. Bakit dyan napunta ang anak ni Joseph na si Ephraim at saka si Manasseh? Kasi nga, ito yung center of the promised land. And at the same time, kaya naibigay ito sa anak ni Joseph. Ano? Kasi si Joseph ang pinaka righteous noong mga panahon na buhay pa ang anak ni Israel or ni Jacob. Kaya ang favor, ang pinakamagandang lupa ay napunta sa mga anak ni Joseph. So ngayon, fast forward tayo, paglipas ng maraming panahon, dito sa lugar nito, kung saan tinaguri ang the heartland of the promised land or the center of the promised land, land that is belonging to the tribe of Ephraim and Manasseh, ito na rin yung pinakanaging kanlungan ng mga Samaritans. Kasi nga, yan naman ang naging center of life ng Northern Kingdom. Itong Samaria, the land of Ephraim and the land of Manasseh. Now, the Samaritans claimed that they were the true Israel, descendants of the Luz tribe taken into Assyrian captivity around 721 BCE. So very complicated yan, ano, yung claim nila. Kasi nga,
lost na nga yung tribes. Tapos yung sinasabi kanina na yung remnants na naiwan dito, mga hindi nadala sa Assyrians, nag-asawa ng mga tao na dinila lang dito galing sa Assyria. So, manonotice natin na debatable itong issue na ito, pero tanggapin na lang muna natin as of now dahil yan ang sinasabi nila sa kanilang kasaysayan na sila daw ang descendants or remnants ng the 10 lost tribes. Pero nagpuprotest yung mga Jew, yung Southern Kingdom, that they were not children of Israel at all, rather they were either descendants of the foreign colonists whom the Assyrians had brought into the land after the conquest in 72 BCE, or at best, the offspring of Israelites who had forsaken the tradition and intermarried with foreigners. So, para sa mga pure-blooded Jew, hindi raw sila yung remnants ng 10 lost tribes. Product sila ng mga ibang lahi mula sa Syria na dinala lang dito sa Samaria ng Assyrian Empire. So nandoon yung record ano sa Old Testament. O di kaya, ang sabi naman ay sila yung mga Israelites na tumalikod na sa kanilang paniniwala at nag-asawa ng ibang lahi. So yan ang version naman ng mga Jew. So yan ay nasa kasaysayan, pero mas maraming nagsasabi ano na talagang untraceable yung 10 tribes, kaya ang tawag sa kanila ay the 10 lost tribes. Now the Samaritans had their own temple in Mount Gerizim and claimed that it was the original sanctuary. They regarded the temple in Jerusalem as a secondary sanctuary built by heretics. John chapter 4 verse 19 to 22. So malalaman natin yan sa encounter ng Panginoong Jesucristo with the Samaritan woman. So ang mga Samaritans, ang holy mountain nila ang Mount Gerizim. At naniniwala sila na ang pag-sacrifice na ginawa ni Abraham kay Isaac ay naganap dito sa Mount Gerizim at hindi daw sa Jerusalem. Ang tunay daw na, para sa paniniwala ng mga Samaritans, ang tunay na Moriah ay itong Mount Gerizim. So ito yung Mount Gerizim sa Nablus. Lagi tayong pupunta rito. Ano? And this is one of our favorite mountain na binibisita natin kapag tayo pupunta ng Nablus. Ito ang tinatawag nating the Mountain of Blessing, Mount Gerizim. So kaya, this is the sacred mountain for the Samaritans. And malalaman ninyo yan kapag binasa nyo yung encounter ng Samaritan woman with the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Samaritan woman, the Jews worship in Jerusalem, but the Samaritans, we worship in the Mountain of Gerizim. So yan ang kanilang paniniwala. So ayan yung pinaka-high priest ng mga Samaritans. Mayroon pa rin silang high priest. And they believe na nagmula talaga sila kay Aaron, the brother of Moses. Nakapunta na rin ako sa museum nila at na-encounter ko na itong kanilang high priest. Nag-iisa lang ang high priest nila. Ha? Pag namatay na siya, so saka pa lang magkakaroon ng panibagong high priest. They did not accept anything as a scripture but the Pentateuch. So like the Sadducees, very particular lang sila sa Pentateuch. Ang Pharisees kasi tinatanggapan nila yung Book of the Prophets. Yes, katulad natin, ano, tinatanggap natin yung writings of the prophets like the Old Testament, yung entire Book of the Old Testament. Pero itong mga Samaritans, like the Sadducees, they focus on Pentateuch only or yung Torah or Tanakh. Pero ito pa yung sabi nila. And they have their own version of Pentateuch. Nakita ko na yan. Binuksan nung kanilang high priest doon sa museum nila nung kami ay pumunta sa kanilang museum. So sabi nila, iba raw yung Tanakh nila kumpara sa mga Jew. Example ganyan sa Ten Commandments. Ten Commandments state that the Lord is to be worshipped only on Mount Gerizim. So kaya kapag pumunta ka doon sa kanilang museum, isa sa i-discuss nung kanilang high priest, hindi sila po pwedeng umalis ng Mount Gerizim. Kaya lahat ng mga Samaritans ay naniniraan dyan sa Mount Gerizim kasi yan yung kanilang holy mountain. And right now, I think they are only around 980 plus.
There was a time in history na talagang napakarami nila at naging makapangyarihan din ang mga Samaritans. Pero inano rin sila, giniba rin sila ng mga Romans. And the Samaritans claimed that their version of the Pentateuch was the original. Take note, huh? The Samaritans claimed that their version of the Pentateuch, o yung law of Moses, Tanakh, was the original, and that the Jews had a falsified text produced by Ezra during the Babylonian exile. Yan ang problema ngayon. May pagkakaiba sa kanilang Torah. Ang sa mga Jew daw ngayon ay hindi na original. Falsified na yan. Kasi nga, kumbaga, kinopya lang ni Ezra, and meron na rin, kumbaga, gusto nilang sabihin ng mga Samaritans na meron ng mga inedit o binago si Ezra sa original text. In the New Testament, Jesus often is represented as having a compassionate, if not friendly, attitude towards Samaritans. He surprises a Samaritan woman by engaging her in conversation. So yan yung conversation in the well, which is nag-ask ang Panginoon Jesucristo ng water, and at the same time, inoffer din ng Panginoon Jesucristo ang living water na nagmumula sa kanya, which is the eternal life, and the Samaritan woman was desirous of that living water. And to make the long story short, the Lord Jesus Christ revealed himself to the Samaritan woman that he is the long-awaited Messiah, and this woman in Samaria found her salvation in the Lord Jesus Christ there in the well. Pero nagulat yung babae dyan kasi nga kinausap siya ng Panginoon Kristo. Sabi ng babae, "How is it that you are talking to me? We have no dealings for a long time," kasi nga matindi ang hidwaan nitong Samaritans at saka ng southern kingdom ng mga Jews. But then we can see that Christ is no respecter of any person. And isa pang maganda no, sa mga Samaritans na ginamit ng Panginoon Jesucristo when he told the story or the parable of the Good Samaritan. Talagang siname niya doon yung mga Pharisees and Sadducees, yung scribes, na mga righteous nga sila. Sabi nga natin kanina, ang mga Pharisees, magaling magsalita, ang panlabas nila maganda, banal. Pero ang kalooban, pag wala nang ibang tao nakakakita, hindi naman nila pinapractice yung kanilang pinaniniwalaan. So kaya ang story ng The Good Samaritan, malaking sampal yun sa mga religious group na Sadducees and Pharisees. Dapat kopyahin daw natin ang kabutihan ng The Good Samaritan. Okay? Buti pa siya. Sana all. And last, na uri ng tao na malimit na ma-encounter during that time of the Lord Jesus Christ ay ang tinatawag na Gentiles. The Gentile is an English translation of the Hebrew word goyim, na ang ibig sabihin ay people or nations. And the Greek word ethne, nations, people, groups, or people. The Latin Vulgate translated these words as gentiles. And this word was then carried over into English as Gentile. The term refers to a person who is not a Jew. Okay, tayo mga Pilipino, Gentile tayo. Kasi wala tayong blood ng pagiging isang Hudyo. Kahit na magpa-convert ka, hindi naman mababago yung dugo mo. Gentile ka pa rin. Ayan. From the Jewish perspective, Gentiles were often seen as pagan who did not know the true God. During Jesus' time, many Jews took such pride in their cultural and religious heritage that they are considered Gentiles unclean, calling them dogs and the uncircumcision. Ayan ang sinasabi. So kapag tinawag mo ang isang tao na Gentile or uncircumcised, like the Old Testament, ano? Sa Old Testament, ang ginagamit palagi ay uncircumcised Philistine. Sa New Testament naman, ang malimit na ginagamit ay Gentile. So, it's a word of shame for the people na pinatutukuyan ng salitang ito. Kaya kapag tinawag kang Gentile, paghamak sa'yo yun. Kapag tinawag kang uncircumcised, paghamak sa'yo yun. Kaya nga naalala ko nung kabataan namin, pag sinabi kang supot, mapipikon ka talaga. Yan. So, panghamak o panghihiya yung mga terms na yan. Kapag sinabihan ka ng isang Jewish ng ganyan. And ang mga Samaritans, since they are
let's say they are not pure-blooded Jew. So half Gentile sila. Kaya kumbaga, malaking paghamak pa rin iyon sa kanila. So pag wala kang dugong Hudyo, hintil ka. So paulit-ulit na na-mention yan sa Bible, and even in the Book of Acts ay naging issue yung mga Gentiles na yan. Lalo na pagdating sa usapin ng kaligtasan. There are two largest cities in Galilee at the time of Jesus, Tiberias and Sepphoris. But Jesus is never said to visit either one of them. As he travels about the countryside, he demonstrates an obvious preference for villages, completely avoiding the large urban centers where most of the Gentiles live. So to make it simple, you know, ang Panginoong Kristo, nung siya nagbi-ministry, hindi siya halos pupunta sa malalaking Gentile city like yung Tiberias. Sabi ko nga sa inyo, di ba, sa nakarang pag-aaral natin, ang Tiberias is a new city established by Herod Antipas in honor of Emperor Tiberius. Kaya tinawag itong Tiberias. And then yung Sepphoris, isa rin ito sa Gentile city. Majority ng naniniraan dyan ay mga Romans. And hindi rin ito binisita ng Panginoong Jesucristo. Walang clear reference na napariyan ng Panginoong Jesucristo. Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, he came to the lost people of God o yung tribe of Israel. Kaya ang first ministry ng Panginoong Kristo, walang iba kundi ang mga Israel, ang mga Jew o yung mga Israelites. And then yung mga disciples, yung mga apostles ng Panginoong Kristo, ano, sinend niya rin yan doon sa lost tribe of Israel o yung lost people of Israel para ma-reach out sila at nangal sila ng kingdom of God. So makikita natin primarily ang ministry ng Panginoong Kristo at saka ng kanyang mga disciples ay naka-focus sa Jewish community. No wonder meron nga kasaysayan, di ba, na na-encounter ng Panginoong Kristo yung isang babae na humingi ng tulong sa kanya. Ginamit niya talaga yung term na hindi deserve ng mga dogs yung bagay na para lang sa children of light or yung mga Israelites. Pero sabi nung babae, dogs man ay binibigyan din ng freedom na kumain sa ilalim ng mesa ng kanyang amo. Kaya talagang na-amaze ang Panginoong Jesucristo sa matinding pananampalataya ng ahli na iyon. Kahanga-hanga. And then Jesus came to offer salvation to all people, Jew and Gentile, and Paul later on ministered primarily to the Gentiles. As the gospel spread in the early New Testament era, many Gentiles were converted. Ito naman yung maganda. Although ang focus ng ministry ng Panginoong Jesucristo during his lifetime is to the lost tribe of Israel or people of Israel, kasama naman sa plano ng kaligtasan ng mga Gentiles. And maganda pang isipin ano, sa panahon ng, ni Apostle Paul, siya talaga ay kinomission ng Diyos para mag-minister sa mga Gentiles. No wonder he is known as the Apostle to the Gentiles. At nung malaman niya ng mga Gentiles na tumanggi yung mga Jew, kaya bumaling sila sa pag-minister sa mga Gentiles, ikinalugod ng mga Gentiles na sila ay kabilang sa plano ng kaligtasan ng Panginoong Kristo at malugod nilang tinanggap ang salita ng Panginoong Diyos o ang salita ng kaligtasan. Okay. So ayan. Diyan muna tayo. Tuloy natin bukas ang ating pag-aaral. Tuloy natin ito bukas, no? The effects of the Hellenism on the New Testament world.